Hello everyone! Ang video natin sa ngayon ay tungkol sa paggawa ng DIY dishwashing liquid. We use dishwashing liquid every day. So dahil ito ay kadalasan natin ginagamit na pandinis na produkto, ito ay kailangan nating palitan o i-refill ng madalas. So ang paggawa ng DIY dishwashing liquid po, we can save money and minimizing plastic waste from disposable bottle. Okay, kung ikaw po ay bago lang dito sa channel at hilig mo ang ganitong mga online tutorials and online tips, pakiclick ang subscribe button and the notification bell. At nang sa ganon ay maging updated ka po sa mga bagong online tips and tutorials na kagaya nito. So, ang una po natin gagawin ay gumamit po tayo ng drum or timba and make sure po na malinis po ito. And then, panghalo din po, mas okay po kung gagamit po tayo ng solid na kahoy or PVC pipe na walang anumang bahid ng langis or dumi. Okay, and then maglagay po tayo ng 13 liters na tubig at ibuhos po natin sa drum or timba. Tubig po pala na pwede natin dito gamitin ay pwede po dito yung tubig po. So, but make sure po na malinis. Pwede din po dito tubig ripo na hindi mataas ng chlorine at pwede din po tubig mineral. Ito po pala guys na DIY dishwashing liquid natin na gagawin ay pwede natin itong gawin pang negosyo or personal use. Laking tipid po nito sa atin at pwede din po natin pagkakitaan. And after po natin makapaglagay ng 13 liters na tubig, ay ipush po naman natin at ibabad ang FLES component. Okay, so ito po pala guys na mga panghalo ay pwede kayo makabili sa online like Shopee, Lazada, or TikTok Shop. And ito po ay ipabad natin ng 1 hour. And after 1 hour, ito po ay haluin natin ng mabuti hanggang sa ito ay tuluyang matunaw. And then, idagdag po natin at ibuhos lahat ng laman ng nasa bote. Ito po ng nasa bote ay 9-in-1 components. Haluin po natin ito hanggang sa ito ay humalo ng mabuti sa mixture. Kung may adds-on po kayo ay dito din po isabay. Okay, so ako po ay nag-adds-on na degreaser. And then, maglagay po tayo ng sodium chloride. So, ito po guys ay kailangan dahan-dahan or paunti-unti po nating ilalagay habang hinahalo po natin ng mabilis ang mixture sa timba. Okay, so kailangan lang po natin na mapalapot ang mixture. Kasi kapag sumobra po sa paglagay ay nagiging malabnaw ito. Kaya dapat po ay kontrolado at tama lang po ang paglalagay. Okay, so habang tumatagal po tayo maglagay at habang hinahalo po natin ay unti-unti po itong lumalapot.
And then, ang huli po nating ilalagay ay yung colorant. Haluin po natin itong mabuti at ilagay po natin ito habang hinahalo. Nang sa ganun po ay makuha po natin yung tingkad ng kulay na gusto natin ma-achieve. And then after po mahalo lahat, ay takpan po muna natin. Okay, and then palipasin po natin ng ilang oras hanggang mawala ang mga bula. And then after po ng ilang oras, ay ating balikan at makikita natin na nawala na yung mga bula. At makikita natin na matingkad ang kanyang kulay at malapot po ito. And pwede na natin itong isalin sa mga bote. Okay, so ito na po guys at naisalin ko na nga po ito sa available kong mga bote at marami pa pong natira sa timba. Okay, so nasa 1/8 pa lang po ang naisalin ko. So ito po pala ay for personal use ko lang po at gagamitin lang dito sa bahay. At kung gusto nyo po ibenta at pagkakitaan ay pwede po kayong bumili ng mga bottles. May nabibili po nito online, any size po. Okay, at nasubukan ko na rin gamitin panghugas sa plato at 100% po mabango at nakakatanggal ng sebo. Okay, so laking tipid po talaga guys if gagamitin nyo to for personal use lang. So ang naging pungunan ko lang po dito guys ay nasa 180 pesos plus yung add-on po. So humigit po lang po ay nasa 200 pesos lang po and ang dami-dami na pong dishwashing liquid na nagawa. Ito po ay umabot ng 15 liters to 16 liters na dishwashing liquid. So hanggang dito na lang po itong video. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. And don't forget to like this video and subscribe this channel. Okay, thank you so much guys sa panonood. God bless and see you on my next video. Bye bye!